Vice President, kamusta naman po so far itong vaccine experts na ginagawa? And are there plans na ma-extend pa to or gawin din sa mga ibang LGU pa? Tuloy-tuloy naman kami sa lahat na LGUs na nagsisik ng aming assistance. Open kami each and every time. Yung pinaka-problema lang namin, wala kami vaccine supply. Mm-hmm. So, ang napoprovide lang talaga namin yung sistema, yung mga volunteer doctors, nurses, medical students. In fact, on Friday, nasa San Fernando, Pampanga kami. Tapos, this coming week, nasa San Pedro ulit kami for the second dose. Tapos, pupunta kami ng Kapas Tarlac para ma-vaccinate yung mga ITAS. So this coming week yon, etong week na to na nakaraan, nag-two days kami sa QC, tapos yung San Fernando pa. Ma'am, ano yung nagiging advantage nito na nakikipagtulungan kayo sa mga LGU, especially now na hirap po sa mga tao yung mga LGU right now? Karamihan kasi sa mga LGU, ang problema talaga nila, hindi lang supply, kundi vaccinated. Mm-hmm. Kasi di ba yung LGUs tuloy-tuloy kasi, everyday, meron silang vaccination. So, kinukulang talaga sila ng tao. Kinukulang sila ng tao. So, pag pumupunta kami, sobrang nai-increase yung capacity nila na dumadoble. Halimbawa, kung pumunta kami sa Naga, sa Kainiga, kahit tuloy-tuloy naman yung bakuna nila, yung 2 days na nandun kami, almost 7,000 yung nabakunahan. Kung wala kami, nag-a-average lang sila ng mga 500 a day. Saan laking bagay? Kailangan talaga na nila. Ma'am, hindi lang ako ng comment din yun sa mga ibang isyo po sa COVID-19. I don't know if you heard, but yung DILG po kasi parang nasabi na dun sa mga tatanggay na magpa-swab, pwede po silang makulong or makasuhan. Do you agree sa ganitong approach? Ako, I have always been very vocal na positive reinforcement sa akin kesa punitive. Tayo kasi parang nagiging default ng pamahalaan na pag hindi kayo sumunod, kukulungin kayo, humulihin. Sa akin, mas effective para sa akin yung positive reinforcement, pag i-incentivize. Halimbawa kami, pag nagsuswab cap kami, ramdam talaga namin yung resistance magpa-swab. Pero kailangan mo kasi maintindihan bakit may resistance. May resistance kasi natatakot sila na pag nag-positive sila, hindi sila magkatrabaho. So wala silang papakainan sa pamilya during the time na naka-quarantine sila. So kami, sa swab cap, ang incentive namin, pag nagpa-swab ka, meron kang food pack. Pag nag-positive ka, bibigyan namin ang food supply good for 2 weeks yung pamilya. So, napapasog sila. Kasi yung worries nila na-address. Pero kung magpapuhulihin natin, ikukulong natin, so parang sinampang pa natin, yung dati lang ang problema nila. Diba kasi kung ayaw nila magpaswab, tapos kinulong natin. Yan, dahilan nga na ayaw nila magpaswab kasi hindi makakakain yung pamilya nila eh. So ako, lagi akong for incentivizing kesa punishing. Kumbaga para mas maintindihan sila lalo. Kailangan kasi intindihin nila at intindihin natin bakit ayaw. Diba? Iba naman yung ayaw lang kasi matigas yung ulo. Bihira naman yun eh. Karamihan talaga sa ayaw, may dahilan. So dapat address natin yung dahilan. Eto ma'am, hihin ko na lang din yung ano nyo. Kahapon meron po kasi nag-rally sa May Manila, I think sa Rojas Boulevard. They're advocating na wag nang gumamit ng face mask. So, nung nagpunta po sila na nag-rally sila doon, talagang wala silang sa auto face mask, no face shield. Pero hindi naman sila nahuli ng mga police or anything. Ako kasi, napakalaki ng controversy about face mask at face shield. Yung face mask, all over the world, yung lahat na medical experts nagsasabi na napakahalaga talaga ng face mask. Ako mismo, personal yung aking nararamdaman na halaga ng face mask. Kasi halimbawa ako, since last year, naka-face mask na tayo for 1.5 years, di ba? Never pa ako nagkasipo, nagkubo. Grabe yung tonsillitis ko. Parang sa akin, dahil grabe yung tonsillitis ko, parang every year nagkakaroon ako ng attack. Ngayon, more than a year, hindi na.
factor yun sa pag-wear ng malaki face advantage. Yung face shield, malaki yung controversy sa atin. Kasi lumalabas na parang tayo lang yata, kung hindi ako nagkakamali, tayo lang yung bansa na nagre-require ng face shield. So ako, kahit hindi ko din alam kung ano yung, syempre hindi naman ako medical expert, sumusunod ako, kaya meron akong dalang face shield. Sumusunod ako, pero yung kakausap lang sana natin, sana pakinggan yung divergent voices. Kasi kung lumabas na hindi naman pala kailangan talaga yung face shield, huwag na tayong gumastos for face shield. Gastusin na lang natin sa mas mga importanteng bagay. Like gamot, mga hospital equipment, yung oxygen tank. Kasi kung nanonood tayo ng Senate investigation, hindi na natin bigyan-bigyan yung ginagastos natin. So dahil limited yung resources natin, sana mapunta siya sa mga bagay na talaga kailangan. Ma'am, speaking of the Senate investigation, no, how do you think is this helping na nagsasagutan si Pangulong Duterte and si Blue Ribbon Chairman Senator Richard Gordon? Pag ang discussion kasi binababa sa level na personal, hindi siya nakakatulong. So sa akin, may mga issue inihain sa Senado. Ang pinakamagandang pangontra nito, sagutin. Kasi kung hindi totoo, at least nakikita natin na yung lahat na sides sa papapitin. Pero kung merong mga complaints, tapos ang sagot personal, insulto, hindi siya nakakatulong. Nakaka-aggravate pa siya, di ba? So sa akin, siguro remind lang natin yung mga namemersonal na sa gitna tayo ng pandemic. And kaya mahalaga yung investigation na to. Kasi yung iniimbisigahan yung pera sa pandemic. Kasi kung totoo yung mga paratang na grabe yung corruption at kahit ang sa pandemic, hindi yun forgivable. Kasi ang dami na nating mga kababayang namatay. So para sa akin, nakakalungkot na nangyayari ito during the pandemic, pero it is becoming clear na mahalaga yung investigation kasi para ma-prevent kung meron talaga nangyaring mga corruption, para ma-prevent ito from happening. Pero sana yung debate tungkol sa facts of the case, hindi yung kung ano-ano, hindi yung insulto sa person. Okay, ma'am, last na lang ha, politika. I know na madalas ilang beses na naitanong sa inyo, ma'am, but what would really push you para mag-run talaga for presidency for 2022? Ito naman, wala naman nagbago sa sinabi ko eh. Parati ko namang sinasabi kasi kung ako, ayoko talaga mag-run. Hindi ko nahihintayan na itong panahon na ito. Last year pa, sinabi ko na huwag niyo na akong tingnan kasi hindi talaga ako tatakbo. So dito, yung dinidesisyon na natin, hindi ko gusto ko o ayoko. Pero ano yung makakabuti para sa bansa? Kasi halimbawa, ako, I've been exerting all effort to unify everyone. Kung ako naman yung piliin, tatakbo ako. Pero kung hindi ako yung piliin, yun yung pag-iisipan natin kung ano yung implication kung tatakbo pa din. So yung sa akin, sana lang naiintindihan kasi paulit-ulit ko naman sa sinasabi, paulit-ulit din yung tanong. Na kahit supporters namin, yun din yung sinasabi na sige na tumakbo ka na. Sa akin, ano naman eh. So ma'am, kasi ilang linggo na lang, no, mag-October na, start na rin ng filing ng candidacy. So anytime soon, hindi nyo pa nakikita talaga kung kailan magka-current possibly ng ano. Every day yun yung tinatrabaho ko kayo. Ayoko lang na i-reveal yung detalye ng mga usapan kasi wala naman akong liberty para i-reveal yun in deference din sa mga kausap. Pero sa akin, hindi naman ako kailangan kumbinsihin. Hindi ako kailangan kumbinsihin kasi sa akin nga, kung ako yung magiging dahilan para hindi na tumuloy yung ganitong klaseng administrasyon, ako yun. Pero kung hindi ako yun, wrong tayong sarado. Kasi gaya na sinabi ko kanina sa radio program ko, naiintindihan ko naman yung supporters, di ba? Kaya nga supporters.
Kasi ang pakiramdam nila, ako yung most qualified. Pero alalahanin natin, yung supporters ng ibang contenders, ganun din. Ganun din yung paniniwala nila na yung sinusuportahan nila, yun din yung most qualified. Kung mag-hardline tayo doon, wala tayong unification na mag-uusapan. Ang kakiusap ko lang, ano to eh, yung issue dito is much bigger than all of us. So sana, willing lang yung lahat na buksan yung sarili para sa bansa natin. Anything else, ma'am, na you want to add or clarify? Hindi ko po na itanong. Hindi, sa akin lang, mas reminder lang ulit. Mas reminder lang na mga kailangan gawin. Pakiusap siguro sa mga offices na iwasan yung in-office transmission. Pakiusap din sa mga household na kung merong mga frontliners, lalo na kung may labas ng bahay, pati sa loob ng household, maging maingat. Kasi ang dami ngayong household sa in-office transmission. Yung pag-iiwas na pagkain ng sabay-sabay. Huwag lang masyadong complacent. Kasi grabe talaga yung paso ngayon. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you po. Salamat sa inyo. Pasig News Update.